Kumusta po kayo? It's me, Janice Christine, and welcome back dito sa ating channel. So kung kayo po ay mahilig sa itong usapin, mga pampaswerte manifestation that we're using the law of attraction by the power of the universe to attract good things and abundance in life, well, ang video na to ay para sa'yo. So huwag na natin pahabain pa without further ado, let's start now! So, welcome back mga Kajansky. At syempre, bago po natin simulan ang anuman manifestation na ating gagawin, ay kinakailangan po na meron po tayong 100% pagtitiwala. Meron tayong trust, believe, and faith sa bawat bagay na ating gagawin. Ito po ay napaka-importante at nakasalalay sa inyo kung paano po kayo magiging success o magiging matagumpay rito. So, alam niyo ba mga Kajansky na ang cinnamon stick ay isa rin sa mapisang pang-akit ng mga swerte, okay? Bukod sa mataon ng laurel, luya, pawang, mga asin, or kahit ano pang mga ating ginagamit dyan, ay ang cinnamon stick din na ito, kagaya na makikita nyo sa larawan mga Kajansky, ito rin ay napakamapisa ng pang-akit ng swerte, okay? So, maaari natin itong gamitin. Kung meron po magtatanong kung pwede po ang cinnamon powder, well, hindi po pwede dahil sa ritual ni ito, ang gagamitin natin ay stick po, alright? So, kakailanganin rin po ng isang marker pen, okay? Na panulat dahil magsulat po tayo dito sa ating cinnamon stick. So, kahit ano po ay pwede natin isulat keyword po, depende po sa inyong pangangailangan. Halimbawa po, kung kailangan nyo po ng success, okay, sa inyong mga negosyo, kung kayo po ay mga negosyante, isulat po lamang po natin yung keyword na success, okay? Kung gusto nyo naman po ng pera, kung kayo po ay nangangailangan, kung kayo po ay kinakapos, okay? Isulat lamang po natin ang word of money, okay? So, pwede rin yung career, abundance, depende na po sa inyo. Keyword lang po ang ating isulat sa ating cinnamon stick. Then, pagkatapos mga Kajansky, ay kumuha po tayo ng lighter, okay? At sindihan po natin ito, okay? At kapag ito po ay umusok na ang ating cinnamon stick, ay doon na po natin banggitin yung ating mga intensyon kung bakit natin ginagawa ang ritual na ito, okay? Kung ano po yung sinulat nyo sa stick, halimbawa success, dahil po ikaw po ay negosyante, gusto nyo po maging success sa mga larangan ng mga negosyo inyong pinasok, mga Kajansky, susubitin nyo po na mula pong sana, okay, wag po kayong gumamit ng salitang sana dahil ito po ay negatibo, okay? Ito po ay hadlang sa ating mga intensyon. Okay, dito sa ating ritual, kiniklaim na po natin, ina-affirm na po natin ang swerte. Susambitin po natin na lalago po ang ating mga negosyo, hiyaman ako sa pamamagitan ng aking mga negosyo. Magkakaroon ako ng maraming kita, magdadagsaan ang aking mga customer, alright? So, wag po tayong gumamit ng salitang sana. So, kung sa pera naman, ay pwede nyo pong sambitin kung ano po ang inyong mga pangangailangan. Pwede po sa inyong pangkalusugan or kung meron po kayong mga sa inyong mga problema, sa inyong mga buhay, sa inyong pamilya, sa inyong mga pag-ibig, pwede nyo pong sambitin yan mga Kajansky, wala pong problema, okay? At pagkatapos po natin sambitin yung ating mga intensyon, ay pwede na po natin patayin ang usok o yung ating apoy sa ating cinnamon stick. At maaari na po natin itong itago. Kung meron pa po, syempre meron pa po yung matitira, ay itago po natin ito sa isang lugar o sa inyong mga cabinet na hindi po ito mapapakialaman. No, kayo lang po yung nakakaalam, okay? So, gawin lamang natin ito bago tayo matulog ang ganitong ritual. So, bakit ba? Kung tatanong kayo, bakit laging bago tayo matulog? Dahil po yung ating subconscious mind, kapag tayo po ay tulog, active pa rin po yun at na-absorb po ng ating isipan kung ano man yung last na iniisip natin, okay, yung ating mina-manifest. At ito po ay perfect timing pag gabi po natin itong gagawin dahil napaka-quiet po ng paligid at mas madaling marinig ni universe yung ating mga kahilingan. Alright? So, itong ating cinnamon stick, mga Kajansky, itago lamang natin ito, okay? At i-affirm natin sa ating mga sarili yung ating mga intention. So, kailangan maging positive tayo, okay? I-affirm na natin sa ating mga sarili. Pero pag sa tingin nyo po, ay hindi po nangyayari agad-agad yung inyong mga hiniling, yung mga intention, ay huwag po kayong mag-alala. Pwede po natin i-renew ulit yung ating ritual, alright? Dahil meron pa po kayong cinnamon stick na itinago nyo po sa inyong mga cabinet, okay? So, pwede nyo pong gawin ulit ang ritual na ito, okay? Sa same na cinnamon stick, mga kajans. So, kinakailangan na tayo po ay pag-anahin natin yung ating mga isipan, yung ating law of attraction. Dahil naniniwala po ako na kung ano po yung ating magandang iniisip, ay ito po rin ay magaganda
nang mangyayari o bagay ang darating sa atin. Wala pong imposible yan kay universe, mga ka-Jansky. Kahit ano pa man ang iyong hiniling, kung alam mo sa sarili mo na deserve ka, na ready ka na makareceive ng mga blessings na yan, ikaw po ay hindi naman tamad. Ikaw po ay nagsusumikap sa buhay. Wala ka naman pong inaagrabyadong tao, okay? Hindi ka tamad, pero tila nakahang lamang po yung mga bagay na gusto nating hinahangad sa ating buhay. Tila may kumokontrol, may humahad lang. Sumalay mo, mayroong mga inggit dyan sa mga paligid, mga negatibong enerhiya, okay? Sa pamamagitan ng mga ritual na ito na ipaparating natin kay universe, na tayo po ay ready na po o deserve natin ang blessings na ito, okay? So, kinakailangan na huwag po tayong maging nega sa ating buhay dahil hindi po ito makakatulong. At kung meron po kayong mga problema, ay huwag po kayong mawala ng pag-asa, okay? Dapat gumawa po tayo ng action sa lahat po ng bagay na ito, na ang itong mga ritual na ito o manifestation ay isa lamang pong gabay, okay? Para mas lalo po tayong ma-inspired, tayo po ay magsumikap sa buhay. Kinakailangan pa rin po ito ng action, hakbang, mga pagpaplanong gagawin, okay? Sa pamamagitan ng gabay, sa itaas, mga ka-Jansky, ang inyong pagsusumikap, yung inyong gawa, di ba? So, huwag tayong kung ahayaan natin na umupo lamang sa isang tabi, masayang lamang ang ating isang araw, right? Dahil niniwala ako na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. So, huwag po kayong mawala ng pag-asa, huwag po kayong maging hopeless. Kausapin niyo po si God sa taas, okay? Kung kayo po ay talagang tila nawawala na ng pag-asa sa buhay dahil po kung ano man po yung mga problema ay meron pong kasagutan yan, alright? So, humingi po tayo ng guide sa taas, at for sure, bibigyan niyo na po kayo ng mga idea or meron po taong tutulong sa inyo na gagamitin niyan bilang instrumento. At sa pamamagitan po ng mga ritual na ito, ito po ay maatulong sa inyo para mas lalo pang makaakit ng mga swerte na yan. So, believe in yourself, believe in the process, mga ka-Jansky, and let the universe will surprise you. So, that's all for today, mga ka-Jansky, at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating channel. At kung meron na po ako nakalimutan or hindi masyadong klaro sa inyo, i-comment nyo lamang sa baba. Alright? Maraming salamat sa inyo, mga ka-Jansky. See you again on the next one. Bye!